seconds remaining. Team Liquid's turn. Hello, mga lords! Okay na po. Yan. Welcome back, okay? To you. Kumusta, Dayan? Kumusta? Sorry, guys. Relive ba to? Basta nag-relive kami, guys, kasi nag-blue screen. So, share nyo na ulit, guys, yung ating live stream. Thank you so much po sa lahat ng mga mag-share ng ating live stream, guys. Thank you, laking help niyan. Siyempre, dagdag good luck din sa mga bets nyo, diba? Oo. Good luck. Tsaka, mga boss, speaking of bets, don't forget to try out loot.bet. At deposit na kayo ng inyong... deposit na kayo ng inyong mga pang-bet dyan. Use our bonus code, Lupon. Yeah. Double your winnings up to 100 euros and guys. Napakaganda ng filter namin dito. Nakikita mo ba pag nagka-cast si Mouth at si Pilage? After namin, guys, para sa mga naghahanap sa mga team maitim, next series po sila Mouth at saka Pilage po. Maitim! Kaya po may filter kami na ganito, guys. Para po sa kanila to. Para yung complexion nila, diba? Yung mga nanonood dyan, para naman... Please, mamalin lang. Ayan. Naku, parang pag nandyan ako, kakailanganin ko pa rin yan. Hindi. Pagbalik ko, siguraduhin kong medyo... Okay. Puti, yan. Maputi siya. Ayan. May filter lang pala, no? Oo, may filter lang. Huwag na natin i-turn off. Mamaya na yan. Pero game number 2, guys. Share nyo na yung ating live stream. Thank you so much. You know? Pero Nigma naman dito. Tingin ko nakita ng Nigma kung ano yung naging problema nila nung game 1. Which is yung hindi sila masyadong maagang naging nag-online. Pare-pareho, no? So ngayon, with that Leech, Clockwork, Ember Spirit, Necropic, tingin ko, eto na. Mag-online na mas maaga yung Nigma, more on rotations and more on teamfight sila ngayon. Pero Team Liquid, talagang ayaw nilang bitawan itong Troll Warlord. Napagano natin, bakit hindi? Sulitin diba? Ulit nila no? Ayos na ayos. Pero yung Troll naman ng Team Liquid ngayon, walang save. Unlike kanina, kasi wala na yung Oracle. So, depende yung Troll dito sa items niya. Diba? And sa mga save items din ng kanyang 4 staff. I mean, ng kanyang mga supports like 4 staffs, diba? Or Glimmer Cape. Kasi, bukod pag wala na yung Oracle, wala na. Asa talaga siya sa sarili niyo dito, guys. Yuppie. Pero, ayun o. Ganda kasi ng bananigma eh. Diba? Hindi na talaga nilubigay yung ating Oracle para dito sa Team Liquid. Yun lang yung nakita nilang problema dun sa game number 1 and yun lang yung na-remedyo nila. So, they'll go for Pugna. And as we speak, yung team ng Nigma dito ngayon, wala na. Naisip na nila na kailangan natin na maaga mag-online. We have to push towers para mas makontrol natin ang mapa. With this one, I can safely say na yung Troll Warlord pwede nilang ma-shutdown. Pwede talaga. Plus, ang daming burst din naman dito ng Nigma eh. Diba? So, by the time na magbabattle trance yung Troll Warlord, tapos wala pa siyang lifesteal, kakayanin nila yan. Isang karit lang yan eh. Oo, yun nga eh. Pero... control na agad. Oh, Batrider! Epic. Ayos din, no? Isang hero na nangangain ng lane niya. Batrider. Okay. Okay pa din yung hero dito ni Boxy, guys, ha? Space Creator pa rin siya eh. Pero kasi kanina nung first game, wala namang nangailangan ng space eh. Lahat sila good start eh. Good laning phase eh. Pero game 2, iba na draft, iba na rin ang kwento, guys. Pero ang ganda ng draft dito ng both teams. Siguro mas papabor lang ako sa Nigma. Kasi ang dami nilang pang kite dun sa Troll Warlord eh. Pugna na pick,
de-decrepify niya lang. So, babalo wala agad dito yung battle trance ng troll or yung right click ng troll. And then yung Reaper Sight. Ito si Necrophos. Easy delete. Kung sakali mang ma-tempohan nila na half HP na yung isang troll warlord. Yes. Umaga, no ult for you, my friend. Tip 2 to pee agad yan. Kaso sa ngayon kasi, mga Seb, yung Nigma, ewan ko ata yan. Para sa akin, tingin ko makukuha nila tong game 2. Napaka-comments, ah. Ayan, yan. Thank you po. Pero anyways, ayan. Ayan nga. Dahil tingin mo, sabi ko sa'yo kanina, game 2, Nigma na ako dito. Kasi ang ganda ng nila, draft nila eh. Ikaw ba? Feeling ko din, Nigma nga eh. Dami nila pang hula dun sa may troll. Ang nakakatakot lang is kasi nagpugna dito yung Nigma. Sinagot naman ng Batrider ng Team Liquid eh. Diba? So, mababaliwala. Pagka may na-decrepify dito on the side of Team Liquid, ang re-respo, ang ba-back up, magpo-provide ng damage, yung Batrider naman. So, may sasalo pa din. May pwede pa din na gumalaw on the side of Team Liquid. Hindi sila totally masya-shot down with that decrepify. Okay, okay. Pero game 2 na tayo dito, mga Zeb. At ngayon natin malalaman kung may bawi pa ba ang Nigma against this Team Liquid dito sa series na to. But before anything else, pakilala muna natin para muna sa side ng Nigma, Ember Spirit will be used here by Miracle, Mind Control by Pugna, Kuroki sa kanyang Lich, GH on that Clockwork, and Weha for that Necrophos. Side naman ng Team Liquid, Insania sa kanyang Keeper of the Light, Korikfa sa kanyang Dragon Knight, Nikkei sa kanyang Troll Warlord, Boxy sa kanyang Batrider, at Taiga and his Grimstrike. Yun na nga mga Seb. Anyways, game 2, kanino ba kayo dito? I-share nyo na yung ating stream. Tapos, comment nyo dyan kung saan po ba kayo dito. Oh, yeah. Oo, comment nyo na guys. Maraming salamat po. Hello sa lahat ng may mga share buds nyo dyan. Ayan, si Rob Jasper, nag-notify pa siya. Thank you po. Sino po ang nanalo? First game, Team Liquid po, mga idol. Hello kala Kuya Jonard, kila Ryan. Guys, share nyo na yung ating live stream. Live na live po tayo ngayon sa Kuya Nick na page. Thank you. Okay. So, baka sa mga nagtatanong, ano po tawag dito? Live po ba to? Guys, pag replay po, meron po dyan sa caption. Basahin nyo na lang po dyan po yung naiiba. Kaso nga lang, ano ba, ang mangyayari dito sa may part na to ng mapa. GH falling low and Team Liquid is going for him. One more tick from this Boxy. Makakapang mic. Itangit pa. Susunog ata. Matagal pa yung buhay dito ni GH. Hindi. Oo. Kasi sayang yun sa kanila. Ay, yun na. First blood. Di rin kasi in-expect ng Nigma dun eh. Na aapatin sila. Dun sa may bounty rune. Kala nila tatlo lang. Kasi kung tatlo lang yun, and hindi dumating doon yung or wala doon yung Batrider. Walang mangyayari sa kanila doon. Or matatakot yung Team Liquid. Pero kill naman din kasi na-block pa nung bat yung kanyang creep wave doon sa main hit. So even lang ulit. Hindi naman niya na-risk yung kanyang wave. I just wanted to highlight that Koikfa and Boxy nag-adjust sila sa lane. Koikfa taken down here by Kuroki. Pero nag-mid yung Batrider. Tapos, in-offlane nila yung DK. Oo. Tsaka mas nagiging, tingin ko, effective yung Batrider against dun sa may Necro. Diba? Oo. Ayos na ayos yung Batrider. Pero harasan sila dyan. Kasi parehas, mataas yung harassment na pwedeng i-provide. Ang kaibahan lang is, on the side of Necrophos, makakapangharas ka, and at the same time, magre-regen ka sa sarili mo. Ng Batrider, maharas ka, pero wala mababalik sa'yo. Yep. So, more on consumables siguro talaga mamaya dito yung isang Batrider. Pero Batrider naman, as long as hindi siya mamamatay, pwede siyang mag-rotate early. Pero eto ata ang sunod na mamamatay. Ako po, Kuroki, mapapatay ba siya dito ngayon? If ever man maganda sana ang mangyayaring to, pero he's still alive and kicking. Napatay lang yung courier, pero Kuroki, nabuhay pa nga doon. Si Miracle pa nakakuha kay Taiga. And at night game number 1. We can actually see them trying this game para ma-even out yung
bakbakan, diba? Sulit pa din naman yun para sa isang Grimmstroke kasi hindi niya napatay naman yung Leech. Pero nakuha niya na may courier ni Miracle. And Miracle, pagka napatay ito, sayang yung kill na nakuha nila. Pero Stroke of Fate, ama ba? Dito siguro okay eh. Tapos kanina, grabe din kasi yung Frost Shield, diba? Na-save sa sarili. Ayos na ayos din yun. And Miracle, wala siyang consumable ngayon. Patay din yung kanyang courier. Aasa siya kay Kuroki mamaya na pag namatay or sino kaya ang mamamatay dito. The stroke of fate! Napatay pa nga din si Kuroki. Aba, ang gandang kill nito ngayon sa bottom lane for Team Liquid. Kasi nato-dominate nila yung bot eh. Tsaka alam na rin kasi doon ng Nigma na hindi na sila makaka-out eh. So, kumbaga, try na lang nila yung best nila na makapalag. Kasi ang ending, kung mamamatay naman sila, pwede silang mag-reset dun sa may baba. Parehas kasing low HP yung Ember tsaka yung Leech eh. So, regen lang, balik, and then try nila na ma-even out ulit yung kill na nakuha ng Team Liquid. Nako po. Anyways, ano kaya mangyayari dito ngayon sa ating game number 2? And, tamo, medyo even na yung ating scoreboard. Anlay kanina, no? Talagang dominating yung Nigma. Right off the bat. Pero, ay, Boxy yung patay ba dito? Ako po, there goes Leech going to deep. Pero nakapag-bote, kaya hindi na din. Bote niya, no? Yung pagdating ng kanyang courier and frost blast. Pero wala, buhay pa rin naman. And, ang gandang timing ng battle dito ni Boxy. Pwede niya pang pwestohan yung 4-minute power-up rune. Kailangan lang siya yung makasecure kasi kahit nagbote siya doon, sobrang baba ng kanyang HP eh. Kasi kung hindi siya makakapag-regen ng kanyang HP, hindi siya makakalapit dito or makakalasit doon sa may riverside. Pero ang power up, nakakuha, na-deny? Or nasa baba? Sa baba ata. Na-deny yata. Look of fate, well, Kuroki could fall down once again in this mid lane. So, nag-rotate mo kung saan may bigyan, pero good sustain. Coming from Weeha. Oh, Mikkei. Okay, the top lane naman. Buhay eh, no? Pagkadikit mo talaga yung Necro, kumbaga di ka matatakot na mamatay ka eh. Oo. Confident ka eh, na may magsisave sa'yo. And yun nga, sinave niya yung Leech. Na kanina pa dapat patay. Kanina pa yan pinupuntiri ng Grimmstroke eh. Oo, ganda no. Kanina pati sa bot, pati sa mid pinuntarya. Diyos ko po, habol na habol. Pero nakulong dito ngayon sa insane niya. And that is a great blinding light para ma-reposition si GH. But still, GH is on to insane niya. Binigyan niya na lamang ng mana itong si Mikkei. But that's a good rotation coming from mind control, taking down itong si Mikkei at yung tatlong yun sa top lane na bibigyan sila. Pero Miracle is falling low, naitali niya yung dalawa. Kaso nga lang, hindi na din siya mapapatay. Ito based on siguro mamaya ng first kill ni Grimmstroke, no? Micro-micro niya lang muna. Pwesto-pwesto muna. Pero kailangan mag-ingat dito ni Ember. Sobra kasi yung harassment na binibigay niya dito sa bot ng Liquid, eh. Na-cancel. For sure, may follow-up yan from Koiva. Kaso hindi rin kasi ganun kadami yung creeps na tinamaan, eh. So, less lang yung damage ng Stroke of Faith. Ako po. Ano kaya ito ngayon? Pero Nigma, ang ganda ng ano nila dito ngayon. Ang ganda ng nangyayari sa kanila. And they're slowly getting back on track. Sobrang agresibo dito ni Miracle. Ah. So, meron naman siyang stick. So, pag tinamaan siya ng stun, up. Micro lang, pero mag-isa ka lang dyan, Miracle. Oo nga eh. Pero may sleight of hand pa siya. Oh, Stroke of Fate. Na-negate lang with that Ember Spirit. And nabugan siya. How ironic na sunog yung Ember Spirit dito sa buga. Itong si Koigfa. Hindi ko gusto nilang talaga niyang kunin yung kill dun sa may Grimmstroke. Kasi yung Grimmstroke din kasi, merong stick. So, hindi niya siguro na-anticipate na ang taas na din nung stacks nung stick. Kaya nag-regen bigla yung Grimmstroke. Pero carried for Boxy para may iwasan lang siyang mahapon. Naka-haste! Yun lang, save! Kasi 10 bits naman, sir. 10 bits talaga. But he's still wanting to take down Weeha. Boxy will be able to do that. Pero
Naku po, hindi pa siya nakuha doon. Grabe si Boxy, Seth. Napatay niya si Wea doon sa mid. Na flame break. Ay, wala pa ang flame break sa lagay na yun, ha? Wala pa, Seb. Wala grabe pa. Plus, yun. May plus one pa yung Necro doon. Hoy, no. Kumbaga, alam mo na hindi naging sapat yung Frost Shield para tumagal pa yung buhay ng Necro and then makapag-regen pa sa sarili. Pero nice try from Bat Rider. Isang free wave makukuha niya dun sa may mid. Plus, syempre, straight advantage dun kay Necro. And first rotation ni Wea. Kasi wala ito kasing carrot eh. Pwede ma-delay. Yan nga eh. Pero still, makukuha nila yan. Oop. Nakapag-solve po. Pag nakuha ito ni Kuroki. Ay, kaso tatlo na yung umikot. Hindi na ganun ka-worth para dito sa isang support. He's still delaying that on top of him going to this jungle. Grabe naman, nadagdagan pa nga yung oras ng Nigma to chase down that Grimstroke. Mm-hmm. But still, akil is akil for Nigma. Kailangan nila yan. Gusto niya talaga yung easy kill lang para instantly makabalik siya dun sa may lane niya sa may mid lane. Kaso ganda na pagde-delay dun ng Grimstroke kahit na namatay siya, support lang naman siya. Mag-info pa din yon on the side of Team Liquid. Pero GH, kuha-kuha lang din ang information. Nakita niya merong stacks dito sa jungle area ng Team Liquid. So, kailangan makakuha agad doon ng Team Liquid kasi kung hindi, Nigma kukuha dyan. Oh no! Nigma's mind control, getting controlled by Boxy! Patay siya dito ngayon. Despite of dropping that ward, itong si Chase naman, inahabol pa ni Boxy, pero grabe, pero si Boxy sa kanyang Bat Rider, while that's happening, dun sa taas, dito naman sa may baba, nakakontrol na nga yung Dragon, but Kuroki. This one will connect on to Kuroki, they still wanted to take him down, natunaw na nga si Kuroki dyan sa may baba, pero Ember Spirit will be taking Koikfa, are a good trade for the Team Liquid right there sa may bottom lane. Kailangan, pero still kailangan kasi talaga makahanap ng kill ng Nigma dun sa may baba kasi nalugi na sila sa rotation nila dun sa may taas eh. And Wea, makakatipi ba to? Yep, he'll be able to do so. Pero and maiiwan na lang si GH. GH pa, alay ba to? Pero mind control, nananakot lang. And masuzone out niya lang si Boxy. Mid muna siguro to si mind control. Sakit ng Nether Ward kay Bat Rider eh, no? Pero oy, wait lang ah. Pagkamatay ni Koifa. Mukhang babawi sila. Ember Spirit with a slight of miss to delay. But still, Taiga taking him down. Gigil yung Team Liquid. Grabe yung Team Liquid dito, guys. Ang nakakatuwa kasi, kahit namamatay yun yung Team Liquid, hindi sila dumadating sa point na lugi. Pero nakapagbata dance muna. Patay yata ito eh. GH. Pero mapatay pa niya yung GH. Uy, napatay pa! Patay din yung GH. Pero wait lang, di pa rin naman tapos ang bakbakan dyan. Itong si Boxy na mamatay, na mamagahin. Mind control will be taken, pero makakapatay din naman siya. And there goes Boxy taking down that dominating spree. Pero hahabol pa yata dito ngayon itong si Kroki. Masyado lang malalim. Nag-attempt lang na makuha yung creeps doon. Pero hindi na. Good kill on the side of Nigma. May bonus pa sila ng mga stacks. Kasi kanina pa ito tinitignan ng nito si Clockwork eh, di ba? Nagra-rocket flare, rocket flare siya dyan. Tapos papasukin niya yung jungle. Titignan niya talaga kung meron pang stacks. Ngayon, sulit naman din yung pagpanalo dun sa may teamfight na yun ng Nigma. Kasi may bonus stacks pa eh. Pero gaganti na naman yung Liquid eh. Andan na si Wea. Oy, Boxy, mapapatay ata siya dito. Chain Frost is there. And he could be taken. Now, the hookshot is really well. Kaya naman, mapapatay nila dito ngayon si Boxy. That is a great kill ay, of Nigma. Ayun o, dinipo. Ay, blinding light. Wala silang hookshot, pero tatakas na lang. Sino nakakuha first 10k? Nakita mo ba? Nigma? Nigma ba F10k? Nigma F10k, tama Nigma. Ah, Nigma F10k. Nagkano kasi? Liquid, Liquid daw. Ah, Liquid? Ayun, naunang Liquid. Tama, wait lang, wait lang. Pero insane niya. No. May ulti naman, kaso hindi niya na nga lang din talaga bibigay. Si Miss Late of Fist naman din eh. So, sayang. Pero, tingin ko kaya naman itong i-even out ng Team Liquid. Kasi ganun yung nakikita kong ginagawa nila eh. Once na may mamatay on the side of Team Liquid, pagkabuhay nila, tatry ulit nila, napatayin yung pumatay dun sa kanila. So, tingnan natin kung anong move yung gagawin ng Team Liquid or kung i-even out pa nila yung pagkamatay ng tatlo kanina. Yup. But for the meantime, Nigma, at least nakaka
Bawi-bawi na sila dito ngayon. And then like the game number 1, they got dismantled right there by Team Liquid. Maganda pinapakita nila dito. And as of the moment, Team Liquid just wanted to apply pressure dito sa Ember Spirit na to. Pero may plus 1 na si Mira, kaya hindi lang plus 1, plus 3. Oh, plus 3 ba? Diba? Wait lang, okay, Miracle. Papatapos na ata yung dragon form nito. The Will of Wisp will begin, okay. And mind control is right there. Pero wait lang, Koik fanabutuan ng Jane Frost. Kaso nga lang, hindi na mag-bounce na, kulong siya doon sa may cogs. Nakaret ang dragon, patay siya doon. Pero ngayon, Team Liquid will just have to gain out. Wala na ang dragon, wala na ang popronta. At itong si Taiga na lamang ang nagbibigay ng space age. Walang pangansin. What a play. Bye. Merong si Mr. Gates, kaso nasaktuhan ng Inkswell. So, hindi na rin nabigay kahit alam nila yung positioning ng Grimstroke. Pero kailangan nata itong defensahan ng Team Liquid. Kaso, hindi na nila magagawa kasi wala silang Will-O-Wisp. Yun nga. And grabe din kasi yung pag-a-advance dito ni GH. Siya talaga yung information provider on the side of Nigma eh. And second tower na ata yun, or tier 1 tower makukuha. Tier 1 bot makukuha na rin ata yun ng Nigma. Mabilis na sila pumush eh. Sabay yung mga stacks pa. Grabe naman din si Wee, oh. Kuya, ang ginagawa mo. Ganda. Ganda nung ginawa nila dito kasi hindi na nabibigyan ng stacks dito ngayon si Troll, given nga na kinukuha yan itong si Necro. Kung nabibigyan man siya, at least lessened. Diba? Hindi siya yung well-fed na Mikkei, and as of this moment, and nauwi ang ganda na kinakawa niya dito ngayon. Naitalim ka po dito ngayon itong si Ember Spirit, kaso lang mapapatay ba? Yappy, they'll be able to do so together with Insignia. At yung si JH mukhang sasama pa dahil he's falling low while Box is chasing him down. GH has nowhere to go. Wala, talagang kawala. Tatlo para sa isa. Pero nakuha naman nung clockwork dito. Eto si Kotol, so okay pa rin naman sa kanya. Tingin ko yun lang din naman yung gusto niyang gawin. I-cancel yung pagka-cast ng Illuminate and then makuha niya yung kill kay Kotol. Pero 40-12, lamang lang ng dalawang kills yung Nigma, pero gold lead, nandito pa rin on the side of Team Liquid kahit na nananakawan ng stacks ito si Mikkei. Pero Team Liquid ah, sila yung angat sa gold lead, pero isang tower pa lang nakukuha nila. Ibig sabihin, grabe pa rin yung farm dito nitong si Mikkei kahit na naagawan pa siya. Oo. Diba? At saka yung tower din na nakuha kasi nila is yung lane nung, yung nasa lane nung Dragon Knight. Ember. Ah, yung Dragon Knight pala, sorry. Kasi ang lakas din pumush yung Dragon Knight eh. At saka hindi kasi nila matransition yun na makuha nila yung tier 1 na bot ng Nigma, kuha sila tier 1 mid at saka top. Hindi nila magawa yun kasi tuloy-tuloy yung pag-go dito ng Nigma eh. So nasasayang, kumaga hindi na-utilize lalo yung Dragon form nitong si DK. Tsaka hindi sila nananalo sa mga nangyayaring teamfights eh. Kaya habang naka-dragon form itong si DK, hindi niya matransition yon into a tower push. Yes. Pero, grabe ah. Mukhang tama ang aking nanonostra dito na mananalo ang Nigma. 1-1. Mga sa inyo. Kaso nga lang, Team Liquid. Eh, kailangan pa rin naman talaga nilang bumawi, di ba? Baga, having the Troll Warlord, pwede pa talaga kasi may comeback potential pa. Di lang naman Troll, meron pa silang DK. Let's just how. Oh, may hookshot na naman. Do it, pero insane niya. Nasunog na lang. Sinunog na lang ni Mira. While si Boxy dito, ano bang item ni Boxy? Uy, meron na siyang BOT. Next is Blink Dagger. Yup. Ano? Allows. Spirit Recta Vessel. Pug na naman either Lens. Leech, wala pa. Clockwork, wala pa din. Necrophos. Ember Vessel na, sorry. Pa-Vessel pa lang. Ganda, ang ganda ng item choice niya dito for this Troll, for DK. Grabe adjustment dito ni Miracle. Okay. Pero Lotus Orb naman para kay Necro. May nalaso. Sabay Will-O-Wisp. The Will-O-Wisp on through 4. It'll connect and mind control will be taken down in Chain Frost. Kita mo, nawala lang ng ganun-ganun. Kasi yung Team Liquid, alam nila pa paano po position
And grabe yung social distancing nila dyan. Oo. Para hindi mag-bounce. Hindi nga nasusulit yung chain bros na yun, no? Mabibigay sa isa, magbabounce lang sa dalawa, tapos na. Wala na. Sayang na sayang. Pero knowing na walang Will Lewis, hindi pa rin takot dito yung Nigma. Yun nga, sila yung may advantage eh. Mm-hmm. But hindi, kasi kung di mo titigilan dito ngayon si Troll, uy, nawala. Pero yun, kukonect tayo ulit. Yun nga, as I was saying, kung di mo titigilan si Troll, makaka-farm at makaka-farm yan. Even si DK makakakuha ng space, pwedeng maging problema yan mamaya ng Nigma. Ayaw na tayong papasukin, guys. Wala ba nanonood? Meron naman, dami. Yan, try natin. Try kung tayo mga Zer, ha? So, yun, bigal na tayo mula sa endgame. But please, habang ganito ngayon nangyari yan, share na natin yung ating live stream. Pero na-out pa din. Tapos na ata ang Dota, guys. Game 3 na ata to. JG will be called. Ayaw na magpapasok eh. Posible, oh. Ganun na nga lang din ata. I don't know, ha? Pero mga Seb, sa ngayon kasi, hindi pa tayo makonect. Ikaw, Dayan, ano bang naging analysis mo dun? Well, di pa naman tapos, pero... Pero kasi, yun nga, katulad nga lang sa apin natin kanina, alam na ng Nigma kung ano yung naging problema nila nung game 1. So, ngayon game 2, nasolusyonan nila kung sino yung maagang mag-online kasi ata yun talaga yung namamayagpag eh, no? Kung sino yung mas makakakuha ng, mas magandang laning phase, perfect na rotations, yun talaga yung lumalamang dinada. Plus, kailangan kasi, yun nga, yung Troll Warlord kasi, wala siyang kaagapay dun sa may ganyang lane. Diba? Or at least sa mga dumarating na teamfights. Unlike kanina, nung first game, merong Oracle. Ngayon kasing second game, guys, walang nagbe-baby sa kanya. So, aasa talaga siya sa sarili niyang items. Yung mga saves kasi sa supports ng Team Liquid, wala yung HP eh. Kung magdagdag HP, depende na lang kung merong magbe-build on the side of Team Liquid ng mecha. Ganong item. Kasi hindi naman papunta rin doon yung mga items ng mga supports ng Team Liquid eh. Kaya walang maaasahan currently yung Troll. Pero 1k good lead pa lang rin naman. Naagawan man ng stacks yung Troll dito, guys. Pumapalag pa. Okay pa. Meron pa siyang farm na naaasahan. Kasi maganda yung naging laning phase ng Troll. Pero Nigma magsusmoke. Okay. Ay, wala yung heroes ng Team Liquid. Nag-break na nga, nahuli si Foxy! Si Ma! Ganda nitong patay na to. Kung sakali man, nakarit na nga ang paniki dyan. We are now dominating in this game number 2. Dominating na nga rin talaga. Pero quick fuck, ginagawa niya lang yung kanyang best para i-delay lang yung Nigma dito na makapag-high grounds. Kasi sobrang lakas pag-push high grounds nitong Nigma eh. With that Pugna, kahit hindi siya lumapit, i-netherblast niya na lang yun. Yung Tore. Yan nga eh. Naku po nila. Ano ko yun? Nangyari doon, hindi na gumana. Nasalam yung PC ni George, guys. Nasalam, nag-blue screen, hindi na nagana. Sayang naman, walang maingi. May sakit kasi talaga yun si Maximus eh, di ba? Pero ganda hookshot! Pero walang sakit dito ngayon si GH. Good hookshot right there. Night, a boy with a blinding light. Pero dito na naman po ngayon, yung Soulbind and McKay will just have to go in with the battle trance. Kasi nga lang, may patikin na sila. Naku, patay ni Troll! Not stopping! Grabe! Si Kokoy doon, double hit for Miracle. What a chain frost! Napabuyback na nga yung dalawang core ng Team Liquid. Kaso anong magagawa nila dyan? Wala silang mga ult. Kasi nga, kanina daw, binawi nga daw naman na ito si Kuroki yung kanyang chain frost. Diba? Kanina, hindi magaganda yung mga chain frost na nabibigay niya. Pero ngayon, sobrang ganda ng kanyang na-provide dun sa may team fight na yon. Plus, Troll Warlord, sobrang bilis nilang na-burst. Wala man lang nagawa yung Troll Warlord kahit meron siyang battle trance. Pero buyback, ayun yung Troll. We'll see guys kung makakayaan ba nilang depensahan to. Kasi sobrang hirap tumipend sa high grounds ng Dragon Knight na walang Dragon Form. Troll na walang items, mahihirapan siya lumupet. And etong Batrider na
kahit may dagger na siya, dagger na pa tong Battle Rider, kahit may dagger na siya, kung na-dieback naman siya, eh alaws. Alaws talaga. Pero grabe no, hindi gumana eh. Social distancing, sabi dito, nitong si Lich. Ganda ng pagkakabigay niya nung Chain Frost talaga. Yun lang yung nakapagtapos dito ngayon sa Team Liquid. Pero tignan natin kung mauulit yon or masagot yon ng Team Liquid. Game's not yet over. Troll is still alive. Nag-TP out na lang. Ay, buti na lang hindi ka na sinister, guys. Nasa buyback, no? Buyback. And then auto-tawag talaga sila. Yan. Pero buhay naman na. Five heroes ang Team Liquid. Nice attack kay Wiha. Kaso nakapag-lotus orb. Teka lang, lalaban. Ay, mali. Patay pa nga yata. At then, lima na si Wiha. Baka mabu. Pero with that... pa to. Was falling down. So, gaano ba kabilis maghabol ang Team Liquid? Blink Dagger? Si Boxy, wala na nga Ember lang kung laso. Pero meron wala naman. Wala pa yung Ansa. Remnant out, sabay TP. Walang pangansel. Naalisan la sila. Pero good kill. Yung isang Necro, ah. Ayun o, maganda straight, naman sa ginawa straight ng Nigma. Ayaw, meron din. Pero maganda naman sa ginawa ng Nigma doon. Naka-bail out agad sila by the moment na napatay si Necro. Hindi na nadagdagan pa ng casualty. So, they have to hold on to this one para makabawi-bawi naman. Totoo. Wala rin kasi sa disable yung Team Liquid nung nagahabol sila dun eh. So, hindi talaga nila naabutan yung Ember Spirit. Ember pa naman yung nakakita nila. Hirap pa naman nabuli nun. Kung saan ang nakakita nila? Clockwork, Pugna. Diba? Na walang pang alis. Yung Ember Spirit kasi nag-remnant out eh. Kaya hindi talaga nila na-chase down. Nice try coming from Team Liquid. Roshan is up. Wala pa naman na ding sumusulit ng ate mo, Roshan. Pero... yun nga eh, no? Yung Aegis. Kasi ano talaga eh. Pwede sila mag-counter-initiate sa Roshan and ano din, nagbabakasakali na lang din Enigma. Hindi sila ganun kabilis bumasag. Kasi yung Pog na naman, kung pug na lang ang asahan nila, baka, alam mo yun, medyo mahirapan pa sila and makapunta pa nga yung Team Liquid. Kaya nag-objective na lang muna sila, making sure na hirap sa mapa yung Team Liquid pag ginawa nila yung Roshan na yan. Oo, pero naka-smoke of the seat yung dalawang teams dito para hindi makita ng isa't isa yung galawan nila. Diba? Yung kung saan nakaposisyon yung both heroes. Yep. Yung naganda ng mind games nila dito ngayon. Pero pa 25 minutes kailangan talaga may maging sagot dito yung Team Liquid dun sa may Nether Ward. Kasi mahihirapan silang mag-spam kung sakaling wala, nandyan lang yan. Nakatayo ng libre dun sa may gilid. Pero! Koy kwa? Koy! Ito na yata ang team fight of this century pero makakakarit na nga. Ito si Koy, father falling low! Oh no! DK, wala nang buyback dyan. Full as well, wala ding buyback. Miracle, yung isang kapatay na yun. At grabe naman yung Nigma dito ngayon. Dismantled. Si Boxy. Pero Miki! Full yata. Pero kaya dito ngayon, pa-penis battle trans. United right there to sustain on the Miracle. It's just so good. So buyback and the GG will be called by Team Liquid. Tapos, ang Dota, walang taga-save yung Team Liquid dito. Doon talaga sila kinapos eh, no? Kalungkutan. This game number 2. Pero at least ah, yung mga battlers dyan, masaya naman kayo. Kasi may bebetan ulit kayo, diba? And good luck, good luck. Grabe. Pero doon, sayang, wala talaga akong pambet. Kanina, sabi ko, Fanatic. Panalo, Bertiensi. Game 1, Team Liquid. Tama game 2, Nigma. Bakit wala akong pag-bet? It's time na ata, James. Maglagay ka na. Wala na din ako eh. Ayun nga. Pero maglagay na nga kayo dyan sa loot.bet. Deposit. Lakihan nyo na yung pag-deposit nyo. Sabay gamitin nyo ating bonus code na Lupon for you to double your winnings up to 100 euros. Pero syempre, kung gusto nyo naman mag-bet ng mga items or mag-flip, eh punta na kayo sa Let's Bet. Bumili kayo ng mga betting goods. Diba? Para sa best safe and secure na transaction. Facebook.com/betaballs. And sa pag-flip naman, saan sila pupunta? Syempre, dito na sa Dota 2 Hot. Gamitin nyo na rin yung aming bonus.